John, paano ba ang sistema nitong odd-even scheme sa quarantine passes sa Maynila? At nagbigay ba ng bagong quarantine passes sa mga residente dyan? Aga yung mga dating quarantine passes na ini-issue sa bawat barangay, ang gagamitin ng mga residente dito sa lungsod ng Maynila ngayong balik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang buong Metro Manila. Umiiral pa rin yung odd-even scheme kung saan yung lahat ng mga residente na may quarantine passes na nagtatapos sa odd numbers gaya ng 1, 3, 5, 7 at 9, pwede silang lumabas ng Lunes, Miyerkules at Biyernes nang mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pwede rin silang lumabas ng araw ng Linggo sa pagitan ng alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga may quarantine passes na ang dulo ay nagtatapos sa even numbers o yung 2, 4, 6, 8 at 0, pwedeng lumabas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ng Martes, Huwebes at Sabado. Nakaschedule naman ang kanilang paglabas sa araw ng Linggo ng alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sa Trabaho Market sa Sampaloc, Manila, dito sa Obrero Market sa May Blumentritt, hinahanapan ulit ng quarantine passes ang mga residenteng namamalengke. Hindi pinahihintulutang pumasok dito sa palengke kapag hindi pa-schedule ang quarantine pass. Pinagbabawalan rin aga yung mga senior citizens sa palengke, pero kapag wala talagang ibang mauutusan na kasama sa bahay, ay pinapayagan na rin nila ang mga ito, pero pinapaalalahanan na hindi pwedeng magtagal sa loob ng palengke. Isa sa bawat pamilya lamang ang pinapayagan na magkaroon ng quarantine pass, edad 21 hanggang 59 anyos. Umiiral pa rin ang curfew hours dito sa lungsod ng Maynila mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Nililimitahan lamang ang paglabas ng mga tao dun sa mga nagtatrabaho at pagbili ng mga pangunahing pangailangan tulad ng gamot, aga at pagkain. Bawal aga ang pagtambay at paglalaro sa labas ng bahay. Samantala, nakapresumuli ang mga pulis sa bawat boundary ng Maynila at isa-isang sinecheck ng mga pulis ang mga motoristang pumapasok. Tinitignan kung meron silang mga ID at essential ba ang dahilan kung bakit sila bumabiyahe. Itinalaga naman ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso ang 400 miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau na magsisilbing COVID-19 marshals sa panahon ng MECQ. Ide-deploy ang mga ito sa iba't ibang lugar dito sa Maynila upang makatulong sa pagdidisiplina sa mga pasaway na ayaw sumunod sa quarantine restriction. Samantala, aga pinapayagan naman ni Mayor Isko ang pamamasada ng mga tricycle, pedicab at e-trike dito sa lungsod upang may masasyan pa rin ng mga health workers at iba pang mga tao na kinakailangan pa rin magtrabaho. At para mayroon pa rin pagkakitaan ang mga tricycle at pedicab drivers dito sa lungsod, pero dapat ay isang pasahero lamang ang kanilang pwedeng sumakay. Bagaman walang umiiral na liquor ban dito sa lungsod ng Maynila, nagbabala si Mayor Isko Moreno Domagoso aga na kanyang ipadadampot yung mga residente na mauhuling nagiinuman sa labas ng kanilang mga bahay. At sa huling talanga ng Manila City Health Department aga, nasa 4,664 na ang kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Maynila, kung saan 1,431 dyan ang active cases. Mahigit sa 3,000 na yung gumaling at nasa 290 naman yung namatay na dahil dito sa COVID-19. Aga? Okay, maraming salamat, Joanna, no? Live mula sa Maynila.